Paturo daw maglilya. Okay, wait lang ah. Sige, let's do a quick tutorial. Mag-quick Lilia tutorial tayo, friends. Okay, max out na lang natin. Pero skill, I'll teach you na lang how I do yung skills ko at yung build ko. Depende talaga. So, yung pinakababa, yung skill na to, nakalagay siyang Beto, short for Betoski. ML player din siya. At ang dami niya mga YouTube tutorial. So, I copied yung build niya dito para hindi kayo super hindi na ginagamit yung second skill. Kasi yung second skill, dapat i-save mo yan para sa clash at para sa buffs. So, you don't wanna clear minion waves ginagamit yung second. So, yung Calamity Reaper maganda kasi your basic attack will become stronger after. So, ito yung ginagamit ko. Pero usually, kung magwa-burst talaga ako, yung middle, as in, yun yung standard mage build. And the first one, usually kung may Estes or may Alice, kung kailangan mo mag-durance. Pero kung gusto mo yung build na to, palitan mo na lang yung concentrated energy with durance. So same pa rin, palitan mo na lang. Anyway, I use this build. So, bilhin natin lahat. Pwede din kayo mag-glowing wand instead of lightning truncheon, pero ito pang clash talaga siya. You can change yung divine glaive sa ice queen wand or truncheon. Or kung hindi ka magka-clash, of course you can change then yung lightning truncheon sa ice queen wand or sa glowing wand, depende talaga. So usually mag-prefer skill ako maybe to clear the wave, and then magse-second skill ako, may konting delay. So ayun, if you put your second skill sa loob ng circle, pupunta yung blast dyan. Stack. So pwede ka mag-stack a lot of times. The more times na nilagay mo yung second skill mo sa loob ng circle, naging mas malaki yung music note, oh. At naging mas malakas yung skill. Oh, see? Ang lakas ng radius ng attack. But usually, the closer you are, naging mas malakas. At meron kang nakita dito, oh, diba? Parang may timer sa gitna. So that's... So tinan mo yung timer dito po sa gitna ng second skill niya. Mauubos siya. By the time na it's done like that, mawawala na yung skill. So you have to start again. So ayun. Parang yung kay Valir, yung second skill. So, usually, you'll want yung mga items para sa cooldown, para maging mas mabilis yung CD ng second skill. So, yun talaga yung mahalaga dyan. So, let's say, ubos na yung orbs. Pwede ganito, guys. Pwede 3 in a row. I-aim mo yung first skill mo sa first orb. Pak! 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 So, chain reaction po siya. Let's say, ubos ka na sa second skill mo. Third skill ka at na-reset yung orbs, naging 5 ulit siya yung second skill. That's why kung nakita mo yung 1v1 ko with H2O, nag-ulti ako kasi nagpa-farm ako at gusto kong bilisan yung farm. So let's say ayan, 1 2, usually magpa-plant ako ng bombs and then mag-first skill ako, pak 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 pak, and then let's say kulang pa rin yan, mag-third skill ako para ma-reset siya. So, ayun. So, if you want yung second skill to explode, i-aim mo yung first skill sa second. And then, yung third skill niya, maganda din pang escape. Kasi kung nakita mo, guys, may sapatos that are following Lilia. So, yung location ng sapatos is where she was 4 seconds ago. So, kung nag-third skill ako, babalik ako sa place na where I was 4 seconds ago. At marireset din yung second skill. At mahi-heal din siya. So, since yung second skill may skill delay, usually, kailangan mo mag-predict yung next area of where they're gonna be. So, dapat medyo advance ka mag-isip. Okay? Yun lang po ang mga tips ko for Lilia. Manage mo lang yung mga bola nyo. Pwede din siya para sa bush check. Nare-reveal niya yung mga nakatago sa bush. And then, yeah. Ang ganda ng chain reaction din ng second skill niya.
So, di ba nakita niyo yung bola dito sa screen? Habang nandyan siya sa screen mo, nandyan yung mga bola niya. Pero kung umalis ka sa screen mo, mawawala yung mga bola. So, dapat nandyan po siya on screen if you wanted to make an effect. Pero, yung second skill, may damage na yan. Oh, may konting damage yan. Pero mas malakas kung nagbe-burst siya with the first skill. Ayan! Ayan po yung short mini Lilia tutorial ko. Tara mag... Ayan, now you know. Now you know, diba? So, kung magli-Lilia ako, alam mo na yung mga skills ko and how to use it. Sana naging informative po yan. Pero totoo lang, guys. Really up to you kung anong build yung gagamitin mo. Depende talaga sa role mo kung magiging support ka or gusto mo talaga mag-farm, edi mag-jungle item ka muna. Usually, I use yung ogre, chuchu, yung axe. Kasi pang-def yan. Anyway, that's it for today's video, guys. Huwag nung kalimutan na i-like yung video na to. Mag-subscribe din kayo. And press the little bell button. Itunog mo hanggang para ma-notify kayo every time meron akong bagong upload dito sa YouTube. Thank you guys, and I'll see you next time dito lang sa stream ko. Bye.